Hello mga ka-legit lover cards! Aba, itong si Miss Miles Ocampo nakatanggap ng napakagandang balita patungkol sa kanyang regularization dito po sa barangay. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit lover cards po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. At ngayong araw nga, pag-uusapan natin si Miss Miles Ocampo, kung saan, bago tayo mag-jump dun sa ating pong proper topic, ay tanungin ko lang po ang bawat isa kung naka-move on na ba tayo dito po sa napakagandang ipinakita ng EAT last episode po ng Gimme 5 serye na kung saan ipinakilala na finally si Ellen sa katauhan ni Miss Maine Mendoza. Tunay nga na talagang sinagasaan lahat ni Miss Maine ang mga noontime program dahil kasama po siya sa nag-trending. At nung una po, nung tinignan ko siya, hindi ko talaga ma-identify na si Maine Mendoza to, para siyang ibang tao na talagang masasabi mo nga Ellen talaga yung mukha niya. At alam naman natin kung sino ang nag-makeup sa kanya, no other than Mr. Paulo Ballesteros, isa sa mga magagaling na transformation makeup, di ba? And of course, syempre pinag-usapan din po online kasi kasabay po ng pagte-trending at talagang napakagandang reviews sa nagdaang episode, ay pinag-usapan din po ang tape. Pero hindi sila pinag-usapan dahil po sa positive feedbacks. Kung hindi, pinag-usapan po sila dahil po sa hindi kagandahan na resulta na nakuha po ng bigating guest po nila last Friday. Friday po ito nag-guest eh. And then nakita natin na nag-guest po si Miss Vilma Santos and Mr. Christopher De Leon dito po sa tape. Kaya pala sila dyan nag-promote dahil po ang kanilang producer, ang kanilang writer, si Miss Doc Tolero. Doon pala kasi iniisip ko bakit po nag-promote si Vilma dito po sa GMA7. Pwede naman siya mag-request sa TV5. Pwede rin po sa ibang mga programa. Bakit dito? Yun naman pala. Ito pong si Miss Doc Tolero na isa sa pinaka writer ng GMA, eh siya po ang writer nitong hashtag When I Met You in it, When I Met You na movie. Kaya pala dun siya, no? So ngayon, ito na nga good news, ano? Dahil sa napakaganda at positive review na nakikita po ng malaming mga legit lover cards kay Miles Ocampo sa kanyang ipinapakita dito po sa pagpasok niya bilang isa sa mga lover, mga sugod bahay mga kapatid segment, ay talagang napakarami pong nagre-recommenda na itong si Miss Miles Ngab di umano ay may regular ng mapanood dito po sa nasabing show. Ngayon, syempre, sino ba naman si Miles para po talagang tumanggi, diba? Si Miss Patchy Pai po ang isa sa mga head directors dito po sa Sugod Bahay Mga Kapatid, no? Siya po yung talagang mula pa nung Branded Eat Bulaga sila, nasa GMA7. Si Miss Patchy Pai na talaga yung nasa barangay na siyang nagko-coordinate, no, sa lahat ng mga nangyayari dito sa barangay. Kaya naman kilalang kilala to. At siya rin po ang isa sa mga utak ng Kaliserye. So dahil po sa napakaganda at talagang masasabi natin na inaibibigay ni Miles yung panlasa ng Pinoy na hinahanap sa isang legit lover cards, eh hindi na nga papigilan netong mga taga-barangay na finally ay i-request na talagang si Miles na nga po ang mapanood ng regular dito po sa nasabing show na ito. Ngayon, ang tanong po ng marami, paano naman daw po si Zombie? Meron po kasing pinakawalang statement itong si Mr. JDL or Joey De Leon patungkol sa issue na yan. Kasi nung last Saturday, tinanong po nila na meron pa pala silang isang kapatid na ipapakilala soon, pero hindi pa po sila nagbigay ng idea if it is a girl or a boy. Diba? Sabi ni Master Henyo na yan daw bang younger na kapatid ni Ellen ay may pinaglihi nga daw di umano ito sa Nigerian. So, ang tinutukoy dito ay si Mr. Zombie to, gano. Pero hindi pa tayo sure doon. Wag muna natin panghawakan yun. Kasi right now, si Mr. Zombie Toge po kasi,
is meron po siyang ginagawang movie. And sabi po ng ilan, and nababasa rin naman natin, and according to their director, and yung kanya pong co-actors na si Mr. Matteo Goricelli, na that's the reason why bakit hindi siya palagi ang napapanood dito po sa EAT, dahil nagsushooting nga. If I'm not mistaken, ipapalabas ito during Christmas kasi ano siya, pambata siyang movie. Eh syempre, yung itsura kasi ni Mr. Zombie, may karakter na kasi siya. So, the reason why kinuha siya bilang isa sa mga karakter doon sa nasabing parang ano na siya, remake kasi penduko nga, 'di ba? So, ang pinakamasaya diyan is Miles Ocampo really part of the team ng Sugod Bahay Mga Kapatid segment. So, abangan ulit natin ang kanyang pag-appear sa nasabing show. So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa inyo na nerg-react kayo patungkol sa issue ng itong si Miss Cassie Legazpi ay kinumpara dito po kay Miss Atasha Mulak dahil po dun sa kanyang napaka-ewan na sayaw. Sabi ni user, lumagay ka kasi sa lugar Cassie, oo ng sayaw mo. Kung naging simple ka sumayaw, edi sana di ka mababash. Tsaka, huwag kang ma-offend kung ikukumpara siya kay Atasha. Eh si Atasha nasa lugar ang pagsayaw, kinagigiliwan siya talaga. Very graceful. Sana kasi huwag kayong magalit. Okay, be yourself kasi si Atasha pinasasaya mga netizen. Yan, sabi ni June Best, true ganyan ng GMA, kaya magtataka ka bakit ang tape wala ng bagong extension contract sa GMA. Dati si Bossing pa ang nag-announce sa magstay sila sa GMA, ngayon wala din atang offer sa tape to extend. Actually, matatapos na po kasi yung kanilang kontrata this year 2024, if I'm not mistaken ha, na parang hanggang year 2024 na lang sila. So may isang taon pa sila para magpatunay sa GMA kung i-extend pa ba yung kanilang kontrata. Kasi syempre business yan eh. If GMA nakikita nilang nakakabayad naman, why not? Diba? Kahit hindi man kumikita yung show. Sabi ni Joel Lau, good PM Idol Darrets, naku, malayang-malayong agwat ng dalawa si Tash. Kahit bago pa lang sa showbiz, eh mas kilala na at nakikilala pa. Hashtag legit Dover Cards. Hashtag TBJ on TB5. Ayan, true naman to, no? Real talk tong sabi ni Miss Joel, Mr. Joel Lau. Shout out po sa inyo. So, malaki talagang agwat at pagkakaiba nila. Sabi ni Yorta, ayan, binaligtad yung pangalan niya. Zirk de la, ano to eh. Zirk. Ang layo talaga nila Atasha, iba ang galawan nilang dalawa. Si Atasha masyadong graceful magsayaw. Sabi naman ni Lilia Hernandez, napaka-sexy ni Atasha at nakakaaliw, napakabait na bata, napaka-smart, lambot ng katawan, sumayaw. Galing-galing! So ito naman po yung comment po ng isa sa mga Dover Cards po natin. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please follow me on my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!